بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ngayon mga kapatid, papatunayan ko sa inyo mga kaibigan nga ang mga Kristiyano ay hindi naniniwala sa mga propeta nasa Biblia. Hindi sila naniniwala kay Noah, hindi sila naniniwala kay Jonah. Hindi ang mga Kristiyano naniniwala kay Abraham, kay Jacob, kay Ismail, kay Isaac. Never sila naniniwala. Bakit? Kay sabi nila, the only way to salvation is Jesus Christ. Dahil sa kapanahonan nagkakasala si Adam, sa explanation ng karamihan, naputol ang tulay nga nagdugtong between human and God. When Jesus Christ was born, dinugtong siya ang tulay nga nagdugtong sa Diyos at sa tao para makapasok sa paraiso. Without Jesus Christ, walang kaligtasan ang tao dahil si Jesucristo lamang ang sabi nila, I am the way, the truth, and the life. No one cometh into the Father but by me. Yun bang paniniwala ng mga Hudyo? Ang mga Hudyo ba naniwala ba na ang mga propeta ay walang silbi? Walang silbi ang mga propeta. Anong paniniwala sa mga Hudyo? At paniniwala sa mga Muslim tungkol sa mga propeta. Ang paniniwala ng mga Muslim at mga Hudyo na ang mga propeta ay pinadala ng Diyos upang sundin ng tao, pakinggan ng tao para mapasakan niya ang kaligtasan na walang katapusan or buhay na walang hangganan. Pinadala niya si Adan. Sinong susunod kay Adan? Mga anak niya susunod kay Adan ay makapasok sa paraiso. Sa Islam, pinatawad si Adan sa kanyang kasalanan. Kung susunod kayo kay Enoch, maliligtas kayo. Yan ang sigaw ng mga Hudyo at mga Muslim. Kung susunod kayo kang Noah, maliligtas kayo, mapasa inyo ang kaligtasan, paraiso. Sa mga Muslim, then, kung kayo maniniwala kay Ibrahim at sumusunod sa turo ni Ibrahim, alayhis salam, yun din sa mga Hudyo, nagsasabi sila, kung susunod ikaw sa mga batas, turo ni Abraham, mga pinadala ng Diyos, mapasa inyo ang kaligtasan at buhay na walang hangganan. Sinong narinig nyo na Kristiyano na ganyan? Sinong Kristiyano ang nagsabi nga kung susunod ka ni Abraham, makamtan mo ang buhay na walang hangganan? Sinong Kristiyano ang nagsabi, kung maniniwala at susunod kayo kay Enoch, kayo ay may kaligtasan? Sino? Wala. Ang sigaw lamang ng mga Kristiyano, nga si Jesucristo ang nagdala ng kaligtasan. Wala nang iba. Walang makapunta sa langit kundi kay Jesucristo. Ano ba? Basura sa inyo? Garbage? The prophets were garbage? Why? You are not counting the value of the prophets before the birth of Jesus Christ. Prior to Jesus Christ, you did not believe them. Otherwise, you Christian will also shout and say, if you believe Abraham, if you believe Enoch, if you believe Idris, Enoch, sa English, sa Islam is Idris, Noah, Noah, Ibrahim, Abraham, Jacob, Jacob. Mayroon bang Kristiyano na nagsabi? Kung susunod kayo kay Jacob, bakamtan niyo ang buhay na walang hangganan? Kung susunod kayo sa batas ni Isaac, sa kapanahonan yung mga taong sumusunod kay Isaac, makamtan nila ang buhay na walang hangganan? Sa kapanahon ni Abraham, kung susunod ang mga tao sa kapanahonan ni Abraham, makamtan nila ang buhay na walang hangganan? Mayroon bang Kristiyano nagsasabi na ang mga taong sumusunod ni Hunas noon, sa kapanahon ni Hunas, ay makamtan nila ang buhay na walang hangganan? Mayroon bang Kristiyano na gano'n? Kayong mga bulag, mga bingi. At kasinungalingan eh. Bakit? Pag sinasabi, I am the way, the truth, si Jesucristo lamang ang nagtuturo makaligtas sa inyong kasalanan, mapunta kayo sa langit, dahil siya lang ang daan, very clear, na mga propeta prior to Jesus Christ, basura sila lahat. Walang value sa inyo. Dila lang ninyo. Pero sa puso ninyo at damdamin, ang mga propeta ay walang silbi.
garbage sila sa inyo mga Kristiyano. Dahil palagi niyong sinisigaw, kang Hesukristo lamang ang may kaligtasan. Magpunta kayo sa langit. Kasi nangalingan yan eh. Tanungin mo ka ngayon, ang sumusunod ba kay Abraham sa kapanahonan niya, impyerno? Ang sumusunod kay Moses ba sa kapanahon niya, impyerno? Including Moses, impyerno? Including Abraham, impyerno? Including Elijah, impyerno? Ang sumusunod kay Elijah, impyerno? Si Elijah mismo, impyerno? Dahil walang makapunta sa langit kundi magdaan kay Jesucristo. Si Elijah nandun na nga sa langit eh. According to your doctrine. According to revival. Si Enoch nandun na nga sa langit eh. Walk with God. Impyerno din siya? Saan na ang katuruan, mga Kristiyano? Gising na kayo, mga membro. Dahil yung mga kwan ninyo, mga pastor niyo, mga pare niyo, mga reverendo niyo, mga ministro ninyo, ay kandado, sirado ang mga utak. Walang silbi ang mga propeta. Dahil hindi sila sumisigaw na sa kapanahunan ni Abraham, ang sumusunod ni Abraham, maparaiso sila. Ang sumusunod kay Elijah, sa kapanahunan ni Elijah, maparaiso sila. Walang isa sa inyo sumisigaw ng ganun. Ang palagi lang sinisigaw, si Hesukristo lamang ang daan. Maimpirmo lahat. Imagine naman, sana nga ang close mind, hanggang i-delete ng utak ninyo eh. Huh? Pinapadala ba ang mga propeta sa inyo? Nandiyan sa Biblia nyo, what are the purpose of the prophets? Why God sent prophets in your Bible? He sent messengers and prophets in your Bible. What's the reason and what is the purpose? Why? Tanongin ko kayo, para maimpirmo ang tao? Or para matuwid ang tao at matakot sa Diyos, sunod-sunod sa prophet, at maniniwala sa nag-iisang Diyos. Iyan ang aming paniniwala, kami mga Muslim. Isa man sa kanila ay hindi namin paniniwalaan. At hindi namin sasabihin na ang sumusunod kay Abraham, maligtas. Ang sumusunod ni Moses ay maliligtas. Ang sumusunod ni Enoch ay maliligtas. Kung hindi namin sasabihin, kami mga Muslim, bingi at bulag sa katotohanan. Dahil dapat bawat Muslim, bawat daiya, teacher, ustads, or every Muslim should say na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katapusang sugo prior to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga tao at mga propeta na sumusunod sa mga propetang na mention above, mapasa kanila ang paraiso na walang hangganan. Yan ang kami mga Muslim. Naniwala kami, sumusunod kay Adam. Kasi Adam ay nagsisisi at pinatawad. At sumusunod kay Enoch, kay Idris, maparaiso sila. Ang kusunod kay Elias, kanilang Elias o Elijah, susunod sa kanila, maparoon sa kanilang kaligtasan. In the day of judgment, alhamdulillah, bawat generation na may propeta sa kanila ay doon sila susunod, doon sila huhusgahan sa batas na kanilang natanggap ayon sa propeta na pinadala sa kanilang panahon. Yan po ang paniniwala ng mga Hudyo. At yun din ang paniniwala ng mga Muslim. Ang mga Kristiyano, hindi. Basura sila lahat. Dahil si Jesus lamang ang nagtuturo ng kaligtasan. Wala nang iba. Diba? So, maraming salamat po. Gising na kayo mga membro ninyo. Yung mga membro sa Kristiyano, gising na kayo. Dahil sinungaling po. Sino mang magsabi na si Hesukristo lamang ang daan patungong langit? Ha? Paano nga lang yung mga propeta na pinadala? So maraming salamat sa iyong panonood. Subhanakallah, Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.